makinisnya. Sana all, makinis. So, nabili niya yan ng... Gamitin mo na ng gamitin. Within 7 days, pagka nasira siya, papalitan nila ng bago. Kasi yun lang kaya ng budget mo. Di ko pa minin eh. 3 watts na pin light. Saka alam ko, nararamdaman ko, mangangain ang tanga to. Ito, nabili ko lang sa lagang. Mas matutukso ka pa dyan kaya sa babae. Hindi, tatanungin kita, saan ka matutukso? Sa second hand na magamit o sa babae? So, ang tatak niya ay cement. Kunyari, may alam ako. Wow, 23. So, mga chillers, ayan, share ko lang sa inyo ha. Kasi may mga naghahanap ng hotdog. Kahit pa kasing taas ng bahay ninyo, pwedeng gawin. Dito sa right side ko, dito ilalagay yung lavabo. Cancel mga chillers, hindi kaya ng sasakyan. Hindi talaga kaya. Kahit anong pilit nila. So, magpapalit tayo ngayon ng sasakyan. Okay, sa wakas mga chillers, ayan, nagkasya din. Ayan, iba-iba rin pala ang size ng ganitong sasakyan. Ginawa lang ng paraan. Ay, bakit yung isa hindi nyo nagawa ng paraan? Mas maliit ng konti yun. Oo, yun nga. Mas maliit ng konti yun. So, ayan. Dapat nakabonit ka din eh. Ayan, puro ganyan ang mangyayari dito ngayon mga chillers, kaya hindi ako halos makakapagsalita. Kukunan ko nila ng kukunan ng clip. So, dito naman, nagliliha. Hey, good morning. Tapos ko lang maligo, ang sarap sa pakiramdam. At sinaktuhan ko lang na nagmemeryenda sila, kaya ako nakapag-vlog. Si Javi naman umalis, bibili siya ng ilaw. Pandagdag lang, kasi may mga ilaw naman siyang dala from Dubai. Tapos, bibili rin siya ng pintura. Ano, walang tigil yung puti. Yung una, yung skin coat. Sunod, yung masilya. Sunod, yung pintura. Ano pa kaya sunod? Siguro yung ano, gloss. Yung mga ganun. Yung gumagawa na rin ang pinag-decide ko kung ano magandang pintura ang ilagay dun sa cornesa. Ayan, tahimik. Ang ganda mag-vlog kapag tahimik. Lalo't nagkakaroon ng problema itong cellphone na gamit ko. Pag ako nag-i-edit, narinig ko yung ano niya, problema niya na biglang lumalakas yung boses, biglang humihina, ganyan. Kaya hindi ko na rin talaga ginagamitan ng mic. Sabi sa akin ni Javi, i-reset ko muna daw. Kaya yung ginagawa ko ngayon, inuubos ko lang yung mga tip dito, tapos i-reset ko siya. Bali kasi mga chillers yung personal Facebook account ko ngayon. Para na rin siyang FB page. Ginawa ko na rin siyang pang public, pang masa, ganyan. Kaya ano yon, kahit sino pwedeng humawa. Mga PA ko, tulad ni sister, yung pinsan ko. Yan naman yung mga PA ko, baka akala nyo, bigati na PA, kung sino na. Hindi, sariling tao lang din namin. Kahit sino magbukas nun, pwede sa kanilang dalawa. So ngayon, wala masyadong... Ay! Ayan na naman. Alam nyo yung parang may gera dun sa ano, sala. Sobra. Kaya yun, wala tayong vlog muna din. Mamaya na lang kapag ka-break time nila, saka ako na lang kukunan ng clip ang mga ginagawa. Eh so, gagawin ko ngayon, ayan, edit muna uli. Gahabol kasi talaga ako dahil late na yung mga clip. Okay, so lalabas muna ako. Kasi yung isa sa mga rider ko na masipag, kahit sa ang sulok ng mundo, pwede siya, basta pwede yung sasakyan niya. Go lang yun. Ayan, so shout out kay Ramil. Hindi ko pa siya nabibigyan ng aginaldo. O January 6 na yata ngayon, hindi ko pa rin nabibigyan sa kanya yung kanyang gift. Dapat ikakash ko na lang, pero para magamit nila, bigyan ko na lang siya ng foam. Yan, nakatupi na yan. Para may magamit yung mag-iina niya. Bali kasi dalawa yung anak niya, so para may magamit. Ito yung tinatawag namin na balat, pinakamanipis namin. Wait lang, kasama yata yung anak. Bigyan natin yung anak. Bata kasi mas na-appreciate niyan ang laruan at pera. Ay, yung mag-ama. Yan yung gift ko. Ito sa'yo. Okay, salamat ha. PM na lang kita pag may deliver ha.
So, ayan yung alikabok, mga chillers, oh. Makatakot. Ng power ko. Kulong-kulong muna tayo. Ayun, si Itay naman nandun sa cutting area. Yes! Cutting area! Alam mo naman, bigate ng mga pwesto na demonyo niyan. Ang kaya ang ingay. Saan kayo natin? Pero ayoko, mga chillers. Pasensya na kayo. Kasi ang dami kong gagawin. Eh. Baka mamaya sumpungin na naman ako. Uminom na nga ako kagabi ng gamot ko sa inactive para may laban ngayong araw. Ang laki ng pagkakaiba pagka nasa sander siya. Sobrang kinis niya. Sana all. Makinis. Ay, hindi pala sander. Anong tawag dyan? Ah, sander ba? Oh, sander nga. Sabi ko sa inyo, sander yun. Ang kakatakot lang ang ingay. Ano pala yan? Nilalagyan niya ng liha. Akala ko yung bilog yung ginagamit. Akala ko kanya ginagamit mo yung kulay bilog. Diba pala yan? Sige, pang mayaman yan. Saan galing yan? Halito. Okay, kakauwi lang ni Hubby at may binili siya sa Ace Hardware. Stanley Sheet Sander. Ayan yung pinakita ko sa inyo kanina na akala ko ang ginagamit niya, yung bilog na sander. Yun pala, may ganitong machine. I-unboxing natin niya yun. So, nabili niya yan ng 3,200. 1-year warranty, 7 days replacement. Kung sakali, gamitin mo na ng gamitin within 7 days. Pagka nasira siya, papalitan nila ng bago. Ano to? Vacuum. Ay, akala ko yung ano, yung nilalagay sa pisngi pagka sinuntok. Tapos lalagyan ng ice. Ito. Tapos dito nilalagay yung liha, iniipit siya. But parang mas maikli yung sa atin kumpara kay ano? Oh, mas mahaba yung nandun sa kanya. Same lang naman. Ang ano naman dyan. Hindi, same. Same lang ang tatrabahuhin niya. Kasi yung ginagamit ni Kenneth ngayon, mas malapad dito ng konti. Mga doble nito. Rectangular siya. So, ito square lang yung binili ko. Kasi yun lang kaya ng budget mo. Di ko pa aminin hindi, hindi. Wala kasi sa Ace Hardware ng rectangular nito. Meron sila yung Black and Decker, kaso nung chinek ko kasi yung wattage niya, 130 watts lang. Yung 130 watts na yung sa motor niya, ito naman 240 watts. Kaya ibig sabihin, mas malakas siya, mas matibay. Almost same lang din ang price, mataas lang yung Black and Decker ng almost 300 yata. Kaya lang naman ganitong liha, yan. Iniipit lang. Wow, parang pang mayaman. Kasi yung ginagamit ni Kenneth, pang mahirap lang. Ha? Same lang. Pero ang ganda nito, parang ayokong gamitin. Iniipit siya. Hindi mo alam, hindi mo naman linya yan. Bagsak. Parang paa mo. Para kuminis. O, mga chillers, ito pala yung pangpakinis eh. So, sabi ko kaya sa'yo. So, hindi nyo na kailangan maghilamos pag kami mga tagyawat kayo, kailangan na gamitin nyo. Ayan. Sino maraming tagyawat dyan? Kasi kanina, hinapiyap. Alam mo hinapiyap? Hinaplos ko yung balit. Ay, ang kinis. Sana pwede rin to sa balit, no? Ano pa yung pinili mo dyan? In light ni dalaga sa karto. Bili tayo ng 5 pieces na white na 3 watts na pin light. Tapos isang single switch binili tayo. Yan. Yan lang muna yung binili natin ngayon. Ngayon, naalis naman ako at ako'y bibili ng pintura. Dahil wala sila ngayon, ito papakita namin sa inyo yung ginagamit ni Kenneth. Pero kay Lito kasi ito, kaya bumili na kami ng bago. Ngayon yung sa kanya, mas maano, mas doble yung laki nito. Rectangular siya. Yan siya. Ito, 160 watts siya. Yung sa akin, yung binili ko ngayon is 240 watts. Kaya kung gusto nyo magpakinis, try nyo yung ganito, mga cheaters. Huh? Ayan siya. So, yan. Makinis niya, oh. Yan. Akala ko talaga nung una mga chillers, yun na yun. Pag nilagyan ng steam coat, pag nilagyan ng masilya, yun na yun. Yun pala, liliha pa ng ganyan. At akala ko, ang gagamitin nila, yung liha na mano-mano lang, kami lang ang gagamitin. May pag-ganyan pala dyan. So, ito mga to, hindi pa to naliliha. Ito lang ang naliliha na sa baba. Yan, makinis na dito. Ayun, oh. Sana all makinis. Ganyan sa baba. Dito makinis na rin. Wow! Kaya masabi ko kay Hubby, huwag na lang namin palagyan ng ano, flat. Kumbaga, diretso pintura na. Kasi wala naman kailangan i-flat dyan dahil puting-puti naman eh. Para lang sa akin ha. Kaya parang gusto ko, pintura na kaagad. Kasi yung gastos talaga mga chillers, grabe. Parang pinapala yung pera mo. Wow! Alam mo naman may papalahin na pera. Para lang sa akin ha. Kasi yung flat parang ano lang sa cuties lang yun eh. Yung unang coating. Para lang mas makitang makita talaga yung kulay na gusto mo. Tapos, so itry natin yung binili niya. Naririnig niya yan. Grabe no, parang may gera sa saga. Ay, dalawa kasi yung nagliliha. Alin yung mas maingay? Yung luma.
maingay kasi yung ano, yung luma. Yung bago medyo nakikisama pa ng konti. So, katatapos ko lang mag-upload. Nakadalawang upload ako ngayong araw. Yung kanina na vlog 388, dapat kagabi ko pa na-upload yun. Kaya lang, talagang hindi na hinaya yung antok. Kaya sabi ko bukas na ng umaga. Kaninang umaga ko siya na-upload. Tapos, linis lang ako ng sandali dito sa bahay. Sinupahan ko naman ng mga bandang 8 AM. Itong in-upload ko ngayon. Kaya nakadalawang upload ako today. So, pahinga lang ako ng konti. O mga 7, start uli ako. Edit uli. Kasi bukas, malamang aalis po ako. Dahil babalik na sila Manong Jo. Tagawaluli sila ng tupa. Dahil bukas, maghapon, malamang hindi ko mahawakan itong computer. Kung sakaling may power pa ako, bukas ng gabi pa. Then, kinabukas ang pang-upload nun. So, log out ko na to dahil tapos na. Ngayon lang uli kami nakalabas dito. Sala, talagang kulong. Inakakulong kami sa kwarto. Ipasok tayo dito sa room ni Dalaga. Ayan na siya, mga chillers. Tapos yung dito sa may pintuan ng toilet niya, ayan, napakinis na rin nila dyan. Ayan, makinis na yan. Papakita ko sa inyo yung alikabok. Grabe. Ayan o, nawalis na nga yan eh. Parang ano, pwede itong ihalo sa pulboron. Ang puti na ni Happy. Kaya, so, di yung part na nandito, tuwa ako. Ang ganda ang tingnan. Bumili ka pa ba na flat? Bumili pa rin pala talaga si Happy. Matigas ang ulo nito eh. Paano pa yung kondo yung bahay niya eh, para ikompletong-kompleto talaga yung ano. Kailangan sundin talaga lahat. Hindi mo kailangan sundin lahat eh. Ito, ang finish talaga niya. Ang sarap, pa-plusapit eh. Kaya kung nagpapagawa ka ng bahay, huwag ka na mag-face powder. Kuskus mo na lang mukha mo ganun. Huh? Sabayaan mo na eh. Dapat din, basain bago mo linisin. Wala na naman tayong tripod. Pero, at saka hindi siya mapili ha. Yan ang yung kapal pa oh. Ang dami pa. Ayun, sabi ni Habi, kung kamay daw ang gamit, mapili ka. Eh, paano kung kamay lang, walang liha? Hindi ko alam kung ano talaga yung pinakanlaliha na dyan eh. Hindi talaga ako lumalabas eh. Kasi kahit sabihin na mag-face mask ako, papasok pa rin yung alikabok na sobrang kapal. Tsaka hindi yun. Ang totoo talaga, kahit tatawid lang ako, ayoko. Kasi nga, ang ingay! Tinatakot ako doon sa lakas ng anong ingay. Ikaw ha, natatakot ko sa lakas ng ingay kanina. Ay kahit hindi pa nila binubuksan yung machine, bukas namin ang pinto at ang ingay, hindi ko talaga kayang dumaan. Natatakot ako. Para mawala yung mga alikabok. Pero ang plano kung hindi mo na dito papipinturahan, huwag na muna yan. Ihuli yan. Ang unahin dito sa sala. Dahil may ginagawa si Habi, silipin natin itong niluluto niya. Beef steak. Yun, gumagamit niya naman pala siya nito. Masisira nito itong pan eh. Pero gagamitin ko din. Ingat-ingat ako lang. Nakapa-order pa naman sila mama ng Jollibee. Si Ashley kasi nag-umo-order. Pero tatanong lang sila kung gusto ko magpasabay. Eh, ayoko. Pwede na pala ito. Patayin ko na. Eh, dapat naman lagyan ng ano. Huniwang sibuyas. Oh, yan ang sinasabi ko. Nahirapan ka na. Hihingi ng tulong. Hindi nakakadaan. Gusto mo ikapakawalan muna? Lalaro ka doon? Gusto mo doon? Lalaro ka doon, oh? Ah, shush. Nagsampan na naman. Pero ikaw doon. Ay. Ay, nako. Tatali ulit kita. Huwag malikot. Wait lang. Excited. Yay! Nataiyad doon sa bubo. Tuntuwa na naman siya, oh. Gusto kong pakawalan din yung dalawa. Kaso nag-aaway-aaway sila, eh. Kung di man sila mag-aaway, naghaharutan. Delikado may mahulog. Buti kung may harang na doon. Dudumi yan. Tapos yung mga anak nga pala ni Polka, dito muna nilagay kasi malikot na sila, umaalis na sila dun sa Planggana. Kumakain na rin sila, konti-konti. Tiyan mo itong isang nakasabit na. Ito ko naalala nyo, oh, habig niya si Panda, yung namatay kong aso. Sino lumusot ang ulo sa inyo? Matigas ang ulo. Kahabig doon ni Panda, oh. Ito yung nanay na nanay yung mukha nito. So, ito na yung beef steak. Man nga natin, talagang panalo. Ganito po talaga akong tumikim. Malaki. Ganyan talaga, pag titikim ka, lakihan mo na para patikim pa lang, nakalamang ka na. Sarap! Lasang goma! Hindi ako lang. Pagka itay, sakto lang yung lambot nito. Pero para sa akin, medyo madigas pa. Good morning, Hilton! Good morning, mga chillers! Ay sis! Good morning! Oh, sige, kamot! Ay, na! Ganyan yan pag nakita ako. Mm.
Basta makita ako niyan, kakagatin ako niyan. Pero yung kagat na lambing lang. And so nag-ayos ako ng konti kasi vlogging ako today. Alam niyo na, para mukha akong artista sa paningin niyo. Yan, yan muna kayo. Tapos, buksan ko to. Regalo to sa akin ng birthday ko. Hindi ko pala siya gagamitin. Pero alam ko may mga ganito pang ano lang to eh, pang display, parang ganun. Pero ako hindi ko i-display, gagamitin ko. Saka walang pag-displayhan. Dahil hindi pa naman tapos ang bahay. Mag. Wala kasi yung pinsan ko umalis kahapon ng hapon. Pero babalik rin siya ngayong umaga. Kaya kami yung magluluto ngayong umaga. Ay, may plastic pa rin pala yun. Wow, ang mayaman. Dahil palang plastic nito. Parang lugar nyo, madaming plastic. Yep lang, hindi ko naman nila lahat. Pero alam yung mga chillers, ang plastic hindi na mawawala yan. Sa gamit, sa mga bagay-bagay, ay sa mga kamag-anak, saan pa ba? Sa kapitbahay, mawawala yun. Pero sa totoo, nag-i-enjoy ako sa pagtanggal ng plastic. Sana ganito rin kabilis tanggalin yung plastic sa paligid, no? Kasi ganun mo lang, wala na. Inom muna ako ng maligang gam na tubig na may lemon. Siramin ko yung magnila. You by light, 'cause this is more love I feel inside. And I love you, but I was wrong. But I love you, but I lied. Ito ang ginagawa ko, isang slice lang yan. Tapos tinitwist ko lang siyang ganun. Kunti lang. Tapos maligam-gam na water. Buti nag-init si Happy. Wow! So yan ang iinumin ko muna. Habang ako ay nagluluto ng Amuzel. Taray. Hati naman kami dito ni Habis ako. Haluin natin. Taray. Makatikim lang ako, okay na. Tapos ito, lagyan din natin. Ano water ko? Yes! Seryoso na talaga. 2021 na, magbago na kayo. Tigilan nyo na yung start, puro start. Hindi naman natutuloy yung pag-diet natin. Tigil nyo na yan ha, magbago na kayo. Bayan nyo ako sa pagbabago. Antanan nyo na yung mga start na yan. Oh, kain ka pa kanin? Pagayin na ako sa inyo. So, hindi ka tatagal. Kami sa kubo kakain ulit. May miss namin to kasi kapag may kitchen na sa baba, medyo madadalang na yung kain namin dito sa kubo. Kaya kakainin niya yung in-order sa gabi na palabok with chicken kasi hindi niya na nakain. Dahil nagluto nga siya ng beef steak. Naubos ba kasi? Oo nga pala, asa na yun? Meron pa sa ref? Nainitin ko, sayang. Okay, so nag-start na dito si Kenneth sa kitchen. Ayan, ilalagyan niya na ng palitada. So ito magiging pintuan dyan. Tapos pinalagyan ni Albert ng overlap dito para hindi naman nakasentro maigi dun. Kaya may bakal din yan. Yan ang tinatrabaho niya ngayon. Kasi wala nagtatrabaho dun sa kwarto ni Dalaga. Dahil may pinasingir si Itay na gagawin dun sa ilalim. Mayroong lilipat dun sa kabilang kwarto. So pinapayos niya pintuan. Kaya siya lang muna yung nagtatrabaho dyan. So ako naman, nag-short lang ako. Yan ang itsura ko. Ayan, aalis ako dahil may kailangan akong withdrawin. So, ngayon pa lang ako aalis. Yan, yung kwarto na yan. Yan ang inaayos nila sandali. Pero ang pintuan niya nasa kabila. So, andito na ako ngayon sa bahay. Kinabahan ako kanina mga chillers. Natakot ako kasi ano, nung papunta ako sa bilihan ng ano, yung PR wrapper, ito bumili ako. Konti nga lang yung nabili ko kasi hindi na ako naghanap. Tapos bumili rin ako ng mantika. Ito lang yung nabili ko dahil nahilo ako kanina. Buti nila napasandal ako dun sa may pader. Tapos nahilo talaga ako. Sabi ko, alam ko nahilo ako manong. Hindi pala manong. Sabi ko, ate, nahilo po ako. Sabi niya, eh, malayo sa akin yung tendera. Sabi niya, sandal ka lang dyan, sandal ka lang. Tapos sabi ko, wala bang unan? Hindi, seryoso ako. Pero totoo talaga nahilo ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay naman yung tulog ko. So, nangangarag kami ngayon dahil wala pa rin yung pinsan ko hanggang ngayon. Sabi niya, maaga siyang uuwi. Time check, 10:45 na. Ay, alam ko na siguro kung bakit ako nahilo kanina. Gawa nga siguro nung talagang nagko-concentrate ako sa keto diet ko. Meron talagang ganun na mga mararamdaman yung mga nagkiketo na ihilo, susuka, yung iba. Pero ako naman, napanood ko uli kagabi yung sinabi ni Sir Dave Aguila na hindi naman talaga kailangan sundin yung fasting na 14 hours, ganyan-ganyan. Pag nagutom ka, kumain ka. Yun nga lang talaga, no carb or low carb ka. Huwag kang pabebeng kumain. Kumain ka na maayos. Huwag naman yung talagang bundat ka na punong-puno yung bituka mo ng pagkain. Huwag ganun. Ayun, so hindi ako masyadong makakapag-vlog ng todo-todo ngayon. Kaya na nga lang halos na kinakausap ko kasi nga yung mga tao dito, hindi mo na halos makausap sa
sobrang busy. Gumagawa pa ng supa. Isa lang yung magagawa niya sa ngayon dahil mabusisi po yung ginagawa ngayon eh. Shout out po kay Madam Bernaline Benigno. So matagal-tagal na rin tong kay Madam Bernaline. Pero sinabi ko naman sa kanya na matatagalan yun sa kanya and hindi naman daw niya minamadali yung supa niya. Pero ngayon ginagawa na. Tatapusin lang niya ni Manong. Uuwi siya ng Saturday ng umaga dahil may patay sila. So yun na naman yung makakapag pabagal dun sa paggawa ng supa. Pero mayroon po uli darating na gagawa at try natin kung maisasama niya yung kanyang re-recommend na bagong apostle man. Yan, naglalagay na dyan ng asintada para sa kitchen. Okay, so pag-akit ko dito, andito na pala yung pinsan ko. Dito na pala siya, so sa kanya ko na lang ipaluluto to. Dahil madali lang naman itong lutuin. So, para magawa ko yung iba kong gagawin. Inakit nga pala namin dito yung computer table ni Dalaga. Sa mga gusto palang bumili nito ha, i-review natin ng konti ito ha, yung binili ko. So, natanggal agad yung handle dito. So, ikakabit lang naman yan. Pero, yung plywood na ginamit dito is manipis lang. Kaya ayan, nag-curve siya ng konting pa ganun. So, maiksi siya ng konti, ganyan. Kaya hindi lahat na nagke-keto diet lang ang pumapayat. Plywood din po. Letter C na siya. Kaya sa mga gusto bumili, ayan po yung review ko. Pero, okay pa rin naman. Maayos pa rin naman yung nagagamit ni Dalaga. Dahil naglalagay sila dyan yung forma, kaya may maya ang silip ko mga chillers kasi alam nyo na, pag mga misis, laging nasa kusina. Ayan. Para kasi naliliitan ako na hindi ko maintindihan. Pero tingnan natin. Kasi parang feeling ko mas malaki pa rin yung kitchen sa taas. Pero ito pala, dito ako nalito eh. Akala ko to, pinakang line niya akala ko sumula dito hanggang dito. Hindi pala. Nag-overlap nga pala. Kaya hanggang dito pala yan. So malawak din naman. Kasi niisip ko, pag naghiwa-hiwa ng sibuyas, baka maliit na yung space. And so kaya ito, pinabubuksan ko kay Habi yung binili niyang lutuan galing Dubai. Yan. Kaya kailangan pa rin namin bumili ng ano eh, yung shilling. Kasi pag walang kuryente, tirik ang mata natin sa gutom. So yan, yan ang ilalagay doon sa kitchen. Ang ganda nito no, kasi ano, ang dami niyang ano, ang daming, tawag ito? Ha? Ang dami pwedeng pagsalangan, puta. Saka alam ko, nararamdaman ko mga ngain ang tanga to. Ayan naman si YouTube eh. Research muna bago gamitin. Ito nabili ko lang sa lagang 150 dirham. So pera sa UAE, sa Dubai. Second hand ko lang din siya nabili. Gumagana naman siya. Tinesting ko, okay naman siya lahat. So kung i-convert natin sa pera natin, siguro mga 2,000 plus, 2,500 siguro. Malaki na yan sa pera natin. Kaya kahit sino matutukso eh. Mas matutukso ka pa dyan kaya sa babae eh. Hindi, tatanungin kita. Saan ka matutukso? Sa second hand na magamit o sa babae? Depende sa babae ng tutukso. Depende sa babae ng tutukso. Pero kung mas maganda yung gamit, sa gamit ako. Tandaan mo, mas matagal maluma ang gamit kaysa sa babae. Sagot! Mahina ka pala eh. Oo naman, madam. 5 years lang, ang babae luma na. Ulubot na yan. O, ang magamit, depende rin sa gamit, hindi basta-basta. Katulad na lang ng high speed na yan. Lalaban ko yan sa babae, han. Sumagot ka! Oops. Ilalaban ko yan. In 5 years, idikit mo yan dyan. Mas maganda pa yan kaysa dun sa babae. Ang dami sinabi. Pero ako nagtataka ako, bakit may maliit dito? Para saan kaya ito? No? Ito kaya? Para saan kaya yung maliit na yan? Ah, di ba may maliliit na pantayong nabibili? Na lens? Wag na! Nakakatakot kaya baka biglang sumabog. Tsaka ano, hindi ka may ground-ground yan? Ay! Talaga lalayo ako. Mahal ko ang buhay ko dong. Test. Mic test. Hello? Yun oh. Dami kasing partyhan ito ni Albert eh. Noon! Gatong! Hanap ka sa likod ng bahay nyo ng ano, yung sanga ng mga, yung mga tuyong sanga. Yan. Dapat ang madalas gamitin dyan, yan lang. Yung ano, pinakamaliit para matipid sa kuryente. Tipid kaya sa kuryente yan? Umiinit na. Dilaan mo daw. Ayan. So, ang tatak niya ay cement. Hindi mo naman magagamit ng sabay-sabay yan eh. Pwede naman. Ganyan eh. Hindi rin. Hindi mo magagamit ng sabay-sabay. Diyos, nakakataranta na yung isa nasusunog na, yung isa kumukulo na. Yung isa, hilaw pa. Yung dalawang, yung pwedeng pagsabayin. So may kasama din na exhaust fan yan. A blower. Yun na din yun. Ito naman. Tapos ito, yung nabili ko nung nakaraan. 2-1 lang ang bili ko dito eh, sa ano, lababo. Sa mga bago-bago lang po dyan, hanap-hanap lang po sa mga video ko. Yung mga hindi nyo pa napapanood, magkakaroon po kayo din ng kahit papano ng idea. Kung saan ako nakakabili, or paano namin nabubuo ang aming dream house. Kaya hindi lahat kailangan bago. So ito, I'm so excited! Sa part na to, para makapagluto-luto na kami dito sa baba, hindi na kami mabibilad sa init ng araw ng katatawid. Papunta doon sa dirty kitchen. Tinan ni sir. Wow. Ikaw ba yan, architect?
Kunyari may alam ako. Wow, 23. Anong height? Oh. Wow, 35. Char. Muna ako ng pag-edit dahil time check 3 PM na. Hindi makapasok, naglilihi sila. So mga chillers, ayan, share ko lang sa inyo ha. Kasi may mga naghahanap ng hotdog. Ayan po, pwede na po bang gawing hotdog 'yan? Kasi kung mapapansin ninyo, ganito na siya. Pero ang totoo po talaga niyan, buo siyang foam. Kaya lang sinasalang nila yan sa machine para magganito kanipis. Kung tawagin po ay, blocky pala yung sinasabi ko. Pero yung iba po talaga niyan, pabilog, yung iba naman, square, yung ganyan. Kaya yun mga nagtatanong sa akin na, Ma'am, ano po yung pinakamakapal ninyo ganyan-ganyan? Kahit pa po kasi laki ng bahay. Huh? Okay lang, naiintindihan ko naman. Wala kasi kayong idea sa ganyan. Kahit pa kasi taas ng bahay ninyo, pwedeng gawin. Kasi ang foam po talaga, mataas yan. Sobrang taas yan. Sobrang kapal yan pag nasa pagawaan kayo. Kaya lang, kinakat na lang nila yan by size. Kaya nagiging ganyan na siya kaliit. Ayun, yung kulay blue na yon. Nagiging ganyan na siya kanipis. 4 inches, 5 inches. Pero ang pinaka-standard yung size po talaga is 4 inches ang kapal. Sa pabrika, pag makikita nyo ginagawa nila yan, niluluto nila yan. Sobrang taas yan. Sobrang kapal pala. Sinare ko lang sa inyo para may idea kayo. Tapos na rin magtrabaho doon sa sala namin. So makakalabas-labas na rin ako. Pero kanina, hindi talaga ako nakaka-street ng vlog. At ang buhok ko po ay malagkit na gawa ng alikabok. Kaya maliligo muna ako. Then, isi-charge ko kayo. Saka ko kayo i-update dun sa mga ginawa nila. Kasi medyo nagpipintu-pintura na sila, mga chillers. Mag-i-end na rin ako ng vlog mamaya. Kasi 2 days na tong vlog na to. Yo, sa wakas, nakaligo din. Kaya, hindi pa naliligo dyan. Tuligo din, ano. So, sana kayong dalhin dun sa kwarto ni Dalaga. Kasi, ang laki na ng pinagbago. Kaya, nagpipintura na kasi sila dito ngayon. Nalihan na rin nila. Ang ganda na ng tingnan. Hindi mo talaga makikita yung bakat ng pader. Ganyan. Hirap kasi pakita sa inyo. Madilim kasi. Separate vlog ko na lang yung mga chillers. Kasi ang dami ginagawa ni Abby. Kaya hindi ko mapalagyan ng ilaw. Nakakabit na yung mga pin light niya. Next vlog ko na lang ipakikita yan. Dahil ito na. Andito na tayo ngayon sa kitchen. Nakakainis kayo! Kahit paano nagkakaroon na ng pagbabago talaga dito sa aming dream house. Sama kayo mga chillers sa aming dream house. So, ayan na yung kitchen. So, ito na yung pinakang sukat ng kitchen. Eh, taray! Dati nun, nasalamesa lang kami dyan eh. Naluluto. Sa mga bago po, may vlog po ako nyan dito sa loob ng bahay namin. Talagang bagong-bagong lipat lang kami. As in, nandiyan lang yung lamesa. Dito lang ako nagluluto nun dati. Hanapin nyo na lang po sa mga video. Tapos, ito na. Taray! Ito yung pinakang lapad ng ano niya, lababo niya. Kasi akala ko nung una, naliliitan ako. Pero ngayon, ayan na siya. Konti na lang. Nandyan. Taray, pa square. Para habang naghuhugas si Dalaga, nagluluto ako. Ganun yun! So yan, nagdamin nga natin. Kung talagang kuragon. Halim mo si Abby, nakangiti. Nakilangiti niya. Dito sa right side ko, dito ilalagay yung lababo. Tapos dito naman sa left side yung pinakita ko sa inyo ngayon na nalutuan na di kuryente. Diba? Mas mabilis yung paliwanag ko. Kayo, kumusta naman yung mga bahay-bahay nyo? Comment down below naman kung ano nangyayari. Binabasa ko po yung mga comment na yan, lalo na yung mga nag-share. So, para mga chillers, hanggang dito na lang muna po ang talata ng libro ng aking buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. Itap mo na rin ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. At pakishare na lang mga chillers yung mga video ko sa mga friends nyo para kahit pa paano may mga idea sila kung paano magpatayo ng bahay. Thank you for watching again and see you on my next vlog! Bye! Okay.